Okay na. Uy, 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 uy. Mukhang nagasgas, ha? Puti, quit! Kung magalit. And... Saksak ba? I don't know. Hoik! Epic fail! Meron. Hindi ko alam. Ay, nako! Karen! Bakit? Ano ba? May ano ka pa? Violent reaction? Sa nagtuturo. Easy DIY and... Let's, ano yan? Let's build together. Let's build together. Yan, hashtag. Thank you. Kailangan ka tayo blindfold. Bilis! Para saan? Yung kilay ko baka mabura. Today's video is sponsored by VKCD Keys. Having a hard time looking for a legit copy of Windows 10 Pro? VKCD Keys has a legit and expensive copy of Windows 10 Pro for only $18. This is the same keys I use on my PC builds. Get 20% off by using my coupon code XTNC to avail it for only $14. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. So click the link in the video description below. Thank you, VKCD Keys, for sponsoring this video. Guys, what's up? Action here, and welcome to another video. So I'm with... Mrs. Ayan, so nagbabalik po siya ngayon. Today guys, mag-build po siya ulit ng gaming PC. So, ito yung mga parts na i-build po niya. So, ready na ba ako? So, ngayon nakita niyo yung mga parts dito. Yan, how can you misuse yung screwdriver. So, most probably yun lang yung kailangan niya sa pag-build ngayon. So, huge shoutout nga pala kay Asus for providing sa mga components na to. And also sa mga t-shirt namin. Also, thank you, Boss Rob, Sir Ellie dito. So, hashtag PCDIY. And yung, ano yung nakalagay dyan? Let's build together. Yes, let's build together. So, with Mrs. Ayan. Ngayon is hindi ko na siya tuturuan. Hindi ko na siya tuturuan. Sabi mo. Ano? Hindi. Na kasi naturuan ako dati. Hindi, bahala ko. Bahala na siya, guys. Kung ano yung mauna. So, ebang tatagal tayo kapag ganun. Bahala ka. ako, okay lang sa akin. So, this is a Micro ETX. Yan, nakita mo, B550M na Asus motherboard. We have a 5500 XT na video card. And yung Ryzen 3 na 3300X. Okay, mag-start ka na mag-build. Paano ko gumpisa? Okay. Guys. Ay, hindi. Alisin muna to. Okay, ipababa muna. Karen, it's a prank. Anong prank? Hindi ka mag-build. Hindi ka mag-build. Hindi ka mag-build nito. Ano, hindi ako mag-build? Hindi ka mag-build. Seryoso ka. Hindi ka mag-build nito. Ha? Hindi ako mag-build. Ano gagawin ko? Medyo pahihirapan kita ngayon. Guys, hindi ko sinabi sa kanya to. Ngayon guys, is ang bibuild po ni Mrs. is yung mini ITX. So medyo pahirapan po natin siya. Sorry. Maliit? Oo, sorry. So, ang case na gagamitin natin, tinakpan ko po. makikita niyo po to sa, yung sa may vlog namin or yung behind the scenes. So, talisin ko lang muna to. Guys, matagal kong tinago kay Mrs. tong case na to. So, ngayon lang niya makikita actually. So, yun. Successful yung... Akala mo, ah. Sorry. Sabi ko, ang dumi-dumi pa naman sorry, ng face. Sorry, huwag ang dumagal siya mami, ah. Off-cam, huwag. Parang takot-takot. Wait! Anong case yan? Parang... I-re-reveal natin, guys. So, this is a mini ITX. Reveal natin. O, ikaw na mag-ano? Ikaw na mag-angat. Let you do the honors. Ayan, angat mo na. Hala! Bili, angat mo na. Sige. Please! Hala, kulit! It's InWin A1 Plus. It's pink. It's a mini ITX case. Okay, napapansin nyo guys, wala po kaming power supply. So, meron na po kasi siyang kasama. Okay, so... Hala, cute! Cute? Excited ka ba? Or... Medyo mahirapan ka dito. Sorry yun. Kasi... Eh di! Bahala na ha! Okay. So, si Mrs. nang bahala after ito. Kasi ako yung maghahawak ng cam para hindi na kami magda-dual cam. Para mabilis lang i-edit. Okay. Ito na yung Blackpink? Hindi yun yung Blackpink. Alright. So guys, mag-start na si Mrs. So, while disassembling yung mga
cover dito sa case is i-introduce ko muna lahat ng parts. Now, we will be using the ROG Strix B550i Gaming. Ayan, so i-unbox ko na, papakita ko sa inyo. So this is a MIDI ITX na motherboard. So B550 po siya, it's a Ryzen. So this is the motherboard guys na gagamitin natin. For the processor, ito yung gagamitin natin, AMD Ryzen 3 3300X. Yun lang muna. So yung Ryzen, meron akong Ryzen 3600 but ito muna kasi nakakabit dun sa ginagamit ko siya sa isang build. For the storage, we have a T-Force Delta 500. And this is 250 capacity. And for the memory, we have a 16GB. Na G-Skill Trident Z Royale. For the cooler, ito yung gagamitin natin. Si Ryzen 3 3300X has a stock cooler, but ito gagamitin namin para may RGB kasi ito. This is the Ray Prism. Naka-bundle siya sa mga Ryzen 7 2700X or 3700X. Yan. Kasi madali lang magkabit dito actually. Very good. Kanina tinanong niya ako, sabi niya, may AIO ba? Kasi yung off-cam, nagtanong siya, may AIO ba? Kasi ayoko magkabit. And ito yung graphics card. So we kasi ba yan dyan? Yes. Hindi ko alam. Bruh. Malalaman mo mamaya pag nagkabit. Okay, this is the AMD Radeon RX 5500 XT yung graphics card. Hindi talaga to sa atin. Hindi. Hindi yan sa atin. Hindi sa atin. Okay. Kausapin mo si Boss Rob. Alright, so guys, nandito na tayo. Ayan po si Mrs. So, good luck. Meron ko pang masabihin. Final words? Yes, final words. Good luck sa parts. Uy, kaya na. Choco lang. Ito yung... Teka. Ito yan, di ba? Ah, yan yan. Uy, Karen, sa gilid. Oo, yan. Medyo kabado pa rin ako. Pag nabagsak ko yan, uy, sariling pera ko yung binili. Hindi, actually, binili ko pala yan. Dilolocate yung... Ano yan? Ano yung lolong eh? Hindi ko alam. Ayun, yung triangle. Yeah. Tapos itatapat pa siya dun sa triangle dito. Yes. So, yeah. Lift. Very tapos, good. Tapos, shoot lang. So, shoot lang. Nahanap mo na ba yung ano? Ayun, triangle. Triangle. Okay. Tama, di ba? Yan, tama. Sige. Tapos, yun. Yep. Shoot na. Na-shoot na? Wiggle. Nice, ang guling. Tapos, baba ulit? Ewan ko. Baba ulit, diba? Bakit hindi ayaw? Hindi ko lang. Ikaw nga yun. Hindi ka kita pwede turuan eh. Ayaw. Ayun. Nawa na ka. Yeah. One okay. Down. Install na yung CPU. Next. Ano yung next? Hindi ko alam. Ito. Ito. Yung dito. Ano tawag dyan? Ano? RAM. Oh, ang galing eh. RAM. Ayan. And then, na-introduce ko naman yung kanina. O, sige, install mo na. So, ang gagawin dyan? Ay, hindi natutunan. Hindi siya natutupi. Ah, ito lang. Ay, ayan lang. Mali na ka, na-unlock siya. Okay. Yung mga motherboard guys, minsan si ASUS, hindi po na ito na-unlock. So, isa lang yan. Hindi so, yung kagaya dati, last time. Baka yung iba kasi pilitin. Okay. Pero din double check naman ni Mrs. Yan, very good. So, yan ang gagawin. Kailangan yung bunging ito, tapat doon. Oo, yung notch niya. Bungi talaga eh. Ba't di ka siya? Mamalay ko. Tinuruan na kata niyan dati. Ayun! Ayun! Oh shit, nakakabado. Okay, next. Okay. Isa. Grabe. Sorry po. Hindi, iba guys, syempre, pag masira namin, reviewable to, babayaran namin eh. Ganyan. Yan. Alright. Huwag mo ka tatanungin kasi ikaw lang yung nagbibuild. Hindi, kinakausap ko yung sarili ko. Ah, okay. Okay. Sige, eh, okay lang madiin? Oo nga, huwag ka matakot. So, anong gagawin mga... Nalagay na to. Alin? Cooler. Ewan cooler, ko. Right? Hindi ko oo, alam. Cooler. Pero bago yon. Hindi nga kita pwedeng turuan eh. Sige. Ilagay muna tayo ng thermal paste. So thermal paste, pupush lang to, di ba? Sobrang liit lang. Ano yung maliit na yun? Maliit na tundok. Konting amount lang. Uy, uy! Ay! Uy, dami? Ako, ako. Uy, sumama. Ay. Ano nangyari? Wala, ayaw. Ay, naku, ayaw mo bitaw. Lagot ka. Naku. Diin mo, Yami. Diin mo. Yan. Yes, yun. Is that enough? Hindi ko alam. Ayaw mo na siya. Hindi, guys. Kailangan that's perfect. Kailangan ko ba siya ano? No, that's perfect. Okay ikit na yan. Okay ikit na. Tapos talagyan na natin yung CPU. Yes. Cooler. Okay. Ano ba? Kailangan ko muna siyang idiin? I-flatten? Ramdam mo na para siyang dumikit. Naramdam mo ba ganun?
Hindi ako parang sure. Madulas, parang ganun. Parang madulas. Yun. Parang nagdikit na yung heatsink at saka... Saka yung CPU. Yep. Yun. Narinig niyo yun? Okay. Tapos ito, kailangan siya. Yabang ngayon, no? Yun. Tapos, kailangan siyang ilock. With 100%. Ang 100%. Ba, baka maano yung kamay mo. Baka mabali. Hindi mo ito mababali. Hindi mababali yan. Parang hirap na hirap pa yan. Aw, sakit. May kailangan? Hindi sumobra. Hindi, okay lang actually. Ingat lang kayo guys if you're a first timer. So, ano gagawin mo dyan? Ito ay 4 dito. Mm-hmm. Isa sa mga to. Or dito. Ano ba yung kinabitan mo? CPU. CPU. Yes. So, kailangan kong basahin kung nasa yung CPU. Yep. So, pagka nagkamali ka dyan, mag-i-error. Mostly yung mga ASUS na motherboard. Kaya nagkamali ka ng kabit. AIO pump. Tapos, paano? Paganyan? Ayun. Meron pala siyang check space dun sa gilid. Correct. Nice. Okay, we're done guys. So yun, na-disassemble na kanina ni Macy's yung sa case. Diba this is mini ITX na board? So, mamaya mahirapan kami magkabit ng, o si Macy's pala mahirapan magkabit ng input or yung sa front panel connector. I think dun sa motherboard, check mo. Meron siyang parang extension para makabit. Ayun nga pala, may IO shield. Wala pala siyang naka-frame mount. Nakalimutan. I think. Yes, yan. Yun yung connector which extend para dito. Kakabit naman mamaya, man. Kuha ka ng ano. Kasi magkakabit tayo yung SATA, which is, ang gagamit natin is ito. So, kailangan naman yung SATA. Yan. Okay na yan. Sige. Kabit mo muna to, tapos yung IO shield. Dito na. So, hanapin mo lang. So, sa front panel, meron siyang isang ngipin na hindi. So, ila-align mo lang doon. Ayaw. Ayun. Am I right? Pasok ba? Oo. Well, okay naman ah. Okay, next. IO shield. Yan ang boses. Kasi okay. Ano na ako eh. Nakakaramdam na ng pressure. Alright, so mukhang mahirapan kami guys. So, better tanggalin muna natin yung fan. Yan, tinatanggalin muna ni Sis para hindi siya mahirapan sa pagkabit namin ng board. So, medyo tight kasi yung pagkabit. Buti mo na lang yan. Okay. Yan, magkakabit na si Mrs. ng board. So, nakita nyo kanina, pinalagay ko muna kay Mrs. to kasi baka mahirapan siya mamaya magkabit. So, ni-route din na niya pala. Ayun, nakita nyo, hinahawakan niya yung sa 4+4 pin pala. Na power supply. CPU. So, check mo lang kung... Ito. Yes, tama. Make sure lang sa butas, Karen. Yung sa butas lang, yung sa butas. Yung apat na pagsusulta na. Oo. Yun. Yan. Nice, galing. So, yung 4+4 pin. Ito. Kakamit mo dun na lang. Sa... Oo. Susut mo pa. Oo. Medyo mahirap, no? Hmm. Ting, ano guys, disadvantage pag sobrang liit ng case. Mini ITX. Hindi mo so, nakikita. Sobrang talaga, challenging. Pag natapos mo naman yan at nakikita mo yung result, tsaka sobrang... Satisfying yarn. Yan, nahirapan na si Mrs. Pag nashot mo na yung isa, parang mag-clip siya doon. Yung parang mag-clip. Dapat may tunog. Hindi, wala, kahit hindi na tutunog. Pero... Wala, parang sa ganti. Wala nang maitulang. No, okay na pala. Okay na pala, guys. Guling! Magic, diba? Magic. So, before muna namin i-screw yung motherboard, tatanggalin muna namin ulit. Sige, tanggalin muna ulit. Para siyang mahatak dyan ha, kasi nakabit na natin yung 8-pin. Okay, nangat mo na. Yes. So, tuturuan ko na si Miss Lizzo, guys, dahil... Tatlong kamay ang kailangan. Oo, tatlong kamay ang kailangan. So, para hindi kami mahirapan mamaya, itapat mo lang yan siya. Tapos, kailangan malaki yung ano, yung latch na yan. Kailangan malaki yung latch na yan. Okay na guys, so babalik ulit. Okay, balik mo na lang ulit dun sa ano. So guys, kailangan talaga ng katulong dito. Pag si Mrs. first time mag-build ng mini ITX eh. Sobrang kipot. Okay, yeah, that's that. Screwing the mother box. Anong mother box? Mother box. Okay. Ayan. Yung pag-tight, huwag yung sobrang tight eh. Yes. Basta mag-resist na siya ng una. Okay. Okay guys, mga tutulong ako si Mrs. dito.
Flashlight mo na lang ako. Sige. Guys, nag-call a friend si Mrs. Call a friend. Kasi... For better or worse eh. Ang hirap nito eh. Sa totoo lang eh, no? Napansin nyo? Palit mo lang kami guys, sorry. Kasi baka hindi kami... Baka abutin kami ng umaga dito eh. Kailangan ko lang tulungan si Mrs. Ito yung may hirap. If you're building a mini ITX, better get the super long na screwdriver. Wala kasi ako nun. Uy, buti nagkabit. Woo! Oh, thank you, God. Okay. Yeah. Ang sekreto lang, when you're screwing yung motherboard, pag mga mababaw pa lang yung pag-tighten nyo, parang pag sumisikip na siya, huwag nyong itodo. Hugutin nyo ulit. Dapat kasi smooth eh. Smooth yung pag-tighten. Baka kasi pag tinodo nyo, malulost na dyan. Dadahan, maging super tight. Ina-install naman yung fan. Tapos kami ulang ganito. Ito na yung pintok. Mahirap sa lahat, guys. Yung front panel header. Power LED, power switch. Oo. Kailangan magkaganyan. Oo, magkatabi yun. Tama. Oo. Katabi yun siya. HDD. Sa baba yun. Yung HDD. At tawag ito. Ba't tatandaan mo pa yung tinuro ko? May polarity yan ha. Yung polarity guys is negative positive or positive negative. Basta akong technique ko dyan, sa taas, yung magkatabi, power switch, power LED. Ay, power LED pala. Power LED, lang. Power switch, then sa ilalim. HDD. HDD LED reset switch. Oo. Okay. Ganyan. Sige, kabit mo muna, i-correct na lang kita kung mali ka. Yun. Tama na, tapos mo. Okay, so yun. Power switch. Ay, tama guys. Reset switch, tama. Tama guys. So... Ding! Jumbo. Tinuruan ko ito eh. Dito kami sa header guys. Ayun, nagpakabit ang sumis. Dine-daisy chain na namin yung fan. Bali ngayon, nagkakabit kami ng mga header. Kanina inuna namin yung front panel ngayon. Nagkakabit kami ng 3.0. Yan. Madali na yung kabit kasi nasa bandang baba siya. Pag parang ramdam mo na napasok na siya, nakabit mo na. Papasok yun eh. Sige. Basta pakiramdaman mo lang ha. Yun. Nice. Galing. Saita naman. Soksok mo lang yan. Kita, yung saita guys is located on sa pinakababa, sa baba ng RAM. Piniplace mostly ng mga ano, mga layout ng mga motherboard. So kahit Gigabyte, Asus, MSI, kahit ano, is mostly dun nila nilalagay yung saita. So dito sa board, this is the B550 ROG Sticks iGaming. B550i pala yan. Kasi kaya natin na-route dito is dyan natin lalagay yung eto. Magkakabit ka naman ito. Magkakabit si Mrs. Bali, isa lang yung kakabit namin. Yung case, supported po siya ng dalawa na slot dito sa 2.5 inch. Dalawa po yan, nandito po siya. So pwede kayo magkabit ng additional hard drive or SSD dito. And yung motherboard, meron din siyang dalawang M.2 slot. Nakita niyo yung sa likod guys, ayun o. Merong slot dito, pwede kayo magkabit, and dun sa harapan, which is nandito. Ito. Ayan. Actually, hindi na kami nagkabit. Kasi ngayon, wala akong, ano, nakaano. So, ayan, kakabit ni Mrs. Kaya sa DIY to eh. PC DIY by Asus. Kunyari na lang, alam ko, diba? Mali pa rin. So, tapat mo lang siya sa screw. Baka matamaan yung motherboard, kaya na magbabaya tayo niya. Sumisikip ba? Sumisikip? Mm-mm. Kung sumisikip, okay na yun. Ugayin mo nga. Okay. So, kakabit kami ng ano, front panel for audio naman. Medyo nahihirapan na kami dun sa design layout ng board. Because yung front panel audio niya is medyo nakatago. Wait, papakita ko lang. Ayun o, medyo nakapaloob siya nun guys. So, tinanggal pa namin yung cover for the M.2 to reach yung ano, para ma-reach yung header. Ayan, so inaabot na namin yung medyo nahirapan pa siya dyan. Nahirapan siya dyan actually. So, ano? Hindi, okay na ito. Okay na ito. Okay na guys. Okay na pala. Alright. Lapit na.
na. GPU na lang. Oh, yun. So mag-install kami ng GPU. So nakita nyo guys, hindi na kami naglagay ng fan sa baba. Yung GPU naman is not that hindi ganun kainit or hindi siya mataas or high-end. So it's a mid-range. Well, definitely kayang-kaya yung actual fan siya with Asus. May tiwala ako kay actual fan ng Asus. So yan, nakalas na ng misis. Yung cover, tinanggal na niya. So magkakabit na kami ng GPU. Okay guys, ito na, last na. Uy, Karen, huwag nasira mo yan ha. Pag-isila ko to, bayaran mo. Hindi, yung pin. Yan lang ingatan mo. Ingatan mo yung bawal pin. Bawal hawakan yan. Bawal siyang magasgasan actually. Pwede mo siyang hawakan pero bawal siyang magasgasan. Eh, sobrang tight kasi dito guys. Yun. Hindi siya ganun kalaki yan pero yun. Ako kasi yung naglagay ako ng RTX na mahaba nun talagang sobrang sakto lang. Ito medyo may space pa pero... Uy! Nandun, kuya. Sige. Nasisilip mo ba yung ano? Oo, nakikita ko yung pin. Ay, yung ano. Kailangan muna mapasok yung expansions, ano sila, yun. Kita mo? Kita mo? Yan, okay na. Uy. Baka magasgas ha? Putik, wait! Ikaw magalit. Nakamu ko lang yung components, pabayaran natin yung pagkasira. Ayan guys, dinouble check ka lang na nakaano nga sa map. Sige, push mo lang. Paano ipupush? Push mo lang to dito. Then yun. Ito dun. Yan, sige. Yun. Shit. Ha? Napakita haggard lang. Ayan. Dalawa dapat. Medyo magaan yung ano guys. Magaan yung GPU. Then yan, sige, sarado ba? Gamit yung isa. Medyo magaan yung GPU, okay lang isang screw, pero pag mabigat, yes, you have to dalawahin yung screws para sure ball yung ano. Okay, ayan, kabit mo yan. So, yung GPU, meron po tayong 6 plus 2 pin. Antay ha. Ako kalalay. Hindi mo naman sinabi. Alalay naman. Dahil? Siyempre, lahat yung GPU. Okay na guys, so... Well, ayusin muna namin to. Konting manage lang ng cover. Hindi na namin gagandahan guys. Kasi, ito naman may cover naman siya dito. At mamaya, itatas boot namin. Tanggalin na namin yan. Pero, yung ano ko talaga is huwag niyo muna i-cable manage. Baka mamaya hindi naman pala. Baka kasi hindi mag-boot. Ako kasi ganun ako. Hindi muna ako mag-i-cable manage. Pero, pwede mo muna lang i-cable manage. I-boot muna. Hindi, gusto ko na kasing isara to eh. Iisip mo lang siya na dito kahit hindi mo na siya i-flat na lang natin. Para mamaya i-tatas kasi natin sa monitor mamaya. Ipapakita namin sa inyo kung mag-boot siya. Takpan management. Yan po ang takpan management. Diba? Flat siya. Walang, okay. Parang walang nangyayaring kaguluhan sa likod. So, up na. Ayan. Okay, so... We're closing na, guys. Okay. Actually, tinest boot namin siya kanina without the monitor. Pero umilaw yung boot eh. Dun sa may... So, malaki ang kutub ko na booted na to siya. So mamaya, itatas namin sa monitor. So kaya yun. Cable management na lang ito ni Macy's. Hindi natin nahila yung isang copy na kalawit. Pero okay na yun. Yung sa may ano yan guys, audio. So hindi naman ganun ka ano. Check mo kung may tumatama sa fan or ano mo yun. Baka may sumisina. Baka may tumatama. Itong fan na to. Oo. Pag may nakita kayo na parang magulo na cable, so gamitin nyo lang or gamit lang kayo ng cable ties. Uy, baka magupit mo ha, power supply yan ha. Oh! Andan. Kabado eh. Yung panel, last. O bago mo sara, baka may makalimutan ka.
Ooh. Nice. All right, guys. So, moment of truth. Sana magbut. Yeah, siya, si Mrs. yung mag-aakabit. So, yan, copy mo na. So, kinabitan ko na lang ng wireless na keyboard para hindi mag-error yung ano. Medyo nag-spark yan. Medyo nag-spark. Medyo may dial na ng kuryente. Okay. So, wala na tayong switch since yung case is nasa loko. Nandito kasi yung power supply. So, nandito yung switch niya. Okay. In-on ko na siya kanina. Do the honors para power on na. Dun. On na? Ooh, RGB. So, hintayin na lang natin mag-boot. Dito sa monitor. Makikita nyo yan, guys. And saksak ba? I don't know. Poink! Epic fail. Meri. Hindi ko alam. Ay, nako! Karen! Bakit? Kinabit po niya sa... Kinabit niya sa motherboard, guys. Ay, ito. Kinabit niya sa motherboard. Sus! Oo nga pala. Okay! Ulit! Kapit mo dun! Ito lang, ito po yung mga error ng mga beginner. Okay? Hi. Ikakabit nyo to, yung display output. Hindi yung dito, sinabi. Ikakabit nyo po ito, pag may GPU po yung build nyo, is ikabit nyo po yung display output sa GPU, not on the motherboard. Unless, nagbibuild po kayo ng APU. Okay? Yung may built-in. Doon nyo po ikakabit yun sa motherboard. Ayan. So, kabit mo doon. Kasi, ito yung mga common mistake ang, ng mga first-time builders. No, ay... Yes. Sige na. Okay na. Matapos lang. Game. So, check lang natin. Tingin na lang natin. Yay! Yes! Booted na, guys! Woo! Okay, so check lang natin. So, F1 natin. Yay! Sabay sa puta tayo! Woo! Nice! So, check natin. It's a Ryzen. Yan, nakita nyo. It's a Ryzen. Yung build. So, detected po yung sa storage. So, booted na po! Congrats! Deal. Congratulations, ha? Yung deal natin. Anong deal? Wala tayong deal. Wala tayong deal. Pag nag-boot? Wala akong sinabi kanina. So, yan guys, before tayo mag-end, interview muna natin si Mrs. Ano yung experience na, which part of the build yung pinakamahirap na part para sa kanya? UIO shield. Ang hirap kasi, ayaw pumasa, ayaw niyang gumanon. Ano gumanon? Ayaw niyang sumot dun sa ano, yung sa space niya sa likod. Ah, okay. So, meron kasing ibang ganung case. Hindi, parang hindi sukat yung mismo IO shield dun sa space na nakalahan para talaga sa kanya. Yes, correct. Mag-try kayo ng ibang, ano, unahin nyo yung baba or iba, unahin nyo yung taas or unahin nyo yung sa right side or yung sa left side. Double check na lang kung ano yung mas magandang unahin, then ikabit nyo. Kasi kanina yun, medyo tumagal din talaga kami dun sa part na yun. So, yun. Paulit-ulit. Ayan. Ano pa? Compared dun sa una nating ginawa, mas spacious kasi yun. Kumbag, mas malaki yung, hindi siya mahirap kumilos dun sa loob ng case. Yes, unlike dito, ang kipot niya, tapos bago mo maipasok yung motherboard, kailangan magre-reroute ka muna ng mga cables. Yeah. Mm-hmm. So, yun lang yung medyo, ano, sa space lang talaga. Tsaka yung cables. Yung mga kable kung saan mo siya i... Although second time niya na ako naturuan sa video, hindi ko pa totally kabisado yung mga... Kung saan may i-coconnect yung mga pins, yung sa routing talaga. Kanina, yung sa mga pins is nira-route ko na yun para mapabilis lang yung pag-build niya. So, kasi yun yung pinakamahirap na part, ano yung unahin mo. Yun, kanina, nagkamali talaga kami dun sa may audio. Nira-route ko yun sa ilalim, tatama pala yun sa video card. So, hindi namin siya pinakita sa video kasi tumatagal na kami. So baka umabot ito ng mga mahahaba na yung video. So yun. Yes. So we have to ano talaga to cut yung ibang ano part na para mapabilis yung video. So okay din yung experience ko yung mag-build sa malaking case saka sa maliit na case kasi mas compare mo yung challenge. Yung challenge sa pagbi-build ng PC into a ATX and yes, mini ATX. ATX case. Actually yung last time ATX. ATX and mini ITX. Yun. Ano overall pa? Okay naman.
Okay naman? Yes. So, yun yung mga part na nahirapan si Mrs. Pinakamadali siyempre yung saram. Char. Ano ba? May ano ka pa? Violent reaction? Sa nagtuturo. Okay, well, yun nga. Kanina medyo nag-aaway na kami kasi nga medyo nainis ako. Hindi ko po talaga kasi nalalaman. Si strict po talaga si ex-chancy pagdating sa pag-build. So, pag tinuro niya ng isa, dalawang beses, dapat makuha muna. Yes, ganun ako eh. Medyo, para mas mabilis matapos yan, yung... Medyo nag-apologize na ako kay Mrs. noon. Pero yun, ganun hug ugali ko. Hug daw kami, hug. Ganun. Kaya nag-apologize ako sa hug daw yung sa ayaw niya. Great experience. Okay. So, dahil dyan! Dahil dyan, may sorpresa si Asus. Dahil ikaw nag-build. Dahil Wee! Nahirapan ka. Wee! Hindi ba baklasin? Sa'yo na yan. Wee! Oo nga, seryoso. Sa'yo na yan. Yummy, sa'yo na yan. Dahil ikaw nag-build, nahirapan ka. Na-challenge ka. Huwag ka natang cha-char dyan ka. No, seryoso. No, hindi to prank. Sabi kasi ni Asus or ni Boss Rock, i-surprise na kita. Wee! End of video. Sa'yo na yan. Hindi nga! As in lahat. Yan, video na yan. So, congrats. Seryoso? Seryoso. No, hindi ako nagka-prank. Hindi ako prank. May video ah. May video! Makarecord ka! Ay no! Congrats. Nice. Kasi kanina ko pa nalang sabi ko, surprise! Ano ba? Hindi, yung seryoso. Seryoso, niloloko lang. Ano yung sabi mo? Eh, hindi. Kasi sabi ko, ano ba yan? Hirap buhay. Tapos babaklasin lang din ulit. Oo, sabi ganun. Niya sa akin. Eh, ganun talaga. Siyempre, pa-build lang yan eh. Yes, ganun. Yun yung na-expect na kanina. Hindi ko talaga sinabi yan. So, ano na to? Yes, sa'yo na talaga. So, pwede ko talaga na sticker ng Blackpink. Yes. Bahala ka na. Sa'yo na yung lahat dyan. Wala ka lang kung gawin mo dyan. Boss Rob, thank you! Kay Asus, thank you. Thank you, Asus! Yan, PC DIY and let's, ano yan? Let's build together. Let's build together. Yan, hashtag. Thank you. Okay, wait, there's more. Kailangan tayo blindfold. Bilis! Ano saan? Kilay ko baka mabura ha. So, Diyos ka naman, may pag-anitay pa. Siyempre! Okay, tsaka muna. Siyempre. Wait, there's more. Tingala ako bang... Ano ba yun? Ang tatanggalin? Kinalawang na. Ang alin? Ang bakal. Okay. So... Uy. Ano ba yan? Wait. Come on ha. Gulo. Op! Uy, bawal ka tumingin ha. Tiyo, makati yung mata ko. So guys, medyo alikabok. Yummy. Medyo alikabok ha. Kasi... Alright, so... Pwede mo nang tanggalin? Pag ako, di natuwa dyan ha. May pa-blindfold okay, ka pa nalang. Medyo alikabok ha. Yeah. Okay, sabi ko na, di ba? Wait, there's more. So, guys, binigyan din po si Mrs. ni Asus ROG. Seryoso to? Gaming gears. Yes! Sa ito daw yan. Sabi ni Boss Rob, ni Robert. Thank you. OMG! Man, it's a complete set ng ROG Strix. Oh my God. Yeah, it's a Fusion, ROG Strix Fusion 300. For the headset, yun inahawakan ni Mrs. So, this is ROG Strix Flare Pink LTD. Actually, it's a complete set nga in gear. And the mouse. Bakit? Wow! And, so, ito yung mouse. So, check. Kasi, check nyo yung kulay. As in, pink. Partner na partner sa case talaga. So, ayan. And yung ROG. Stealth. Pink. OMG! Ang ganda ng kulay! Okay. So, bibitin muna namin kayo dito, guys. Kasi, mahaba na yung video. Siguro, next video, papatry natin kay Mrs. yung build. So, maglalaro po siya ng game. Oh my God, I don't know, ewan ko lang kung magpapag-ibawi kami doon, pero dito kasi wala kami nahanda, baka doon na sa next video. Or, I don't know, maghahanap muna ako ng pag-ibawi if may pag-ibawi kami. Or, kung wala dito sa video na to, doon sa next video, definitely meron kami pag-ibawi sa inyo. Okay? So, next, baka unbox niya, i-check niya, i-try niya, and yun, experience niya, interviewin natin siya with the experience playing with the ROG
I think yeah, it's a full ROG na ano. Hindi, not yung monitor hindi kasi sa akin to dati. But ito lang yung binigay ni Boss Rob na pink kasi wala pa silang pink na monitor. Yeah. So what will you say? Ito ba'y seryoso? Seryoso, hindi prank yan. Nako. OMG. Ayan, thank you. Kayo, Boss Rob na. Dali. Alisin mo na yung isa mo doon. Anong nga doon? Alisin mo na yung pupwestohan ko nito. Wala pa siyang pwesto actually guys kasi medyo masikip na dito sa studio. Thank you so much, Asus. Thank you so much, Boss Rob. So yun, thank you so much. Tapos meron pang mouse pa. Yes. Guys, bitinin mo na lang kami kayo. Mahabang yung video. So, maraming salamat kay Boss Robert of Asus ROG. Ito! For the gears. Aba, hindi na ako mapakali, di ba? You build namin a mini ITX gaming PC. Yan, para kayo wife. Maraming salamat sa panonood. Sa lahat po ng nanonood. Hanggang dito, umabot po kayo. So, yan, paalam ko na. Bye guys, thank you! Ayan, so maraming salamat. Thank you po ulit, Asus and Boss Rob. Yeah, so maraming salamat. Thank you, Boss Robert. Ayan. Bye guys! Bye! See you! Thank you for watching! Yes. See you sa part 2. See you sa part 2. Bye-bye! Sa'yo na nga yan! Seryoso ba to? Sa'yo na nga yan! Alam mo naman akong gamer! It's a prank! Sorry yan. Sorry yan. This is Sorry yan. Udiwag! This ay na yan. Sige, bye-bye na. Bye!